at na habang sumisikat kayo, lumalaking ulo nyo. I'm saying this from my heart. At para sa lahat to, kasi hindi lang itong unang experience natin, sumbong. Maging ako naka-experience din ng ganun eh. Na pag medyo nakakaangat na, nakakalimot na, lumalaki ng ulo, lumalaki ng tenga, just remember yung inyo pong pinanggalingan, saan ba kayo nang galing? Palagi nyo isipin yon. Now, kung meron po kayong pinagdadaanan, and I'm sure lahat tayo, darating tayo dyan, or nanggaling na tayo doon, huwag natin isama yon sa ating professional na gawain. Ano man lang yun na, pasensya lang, may konting problema kami dito, nag-aaway kami ng misis ko, or may konting family problem, I cannot make it, or I cannot answer you, I'm so sorry, I'll make it up with you, bawi ako. Pagsak, baba, telepono. Yun lang yon. Hindi yung magpapakataas kayo, eh, sikat na ako, ba't kita siputin, or, it's okay. Kasi ako, ito ha, sabihin ko to, minsan, may isang tao, gusto makipag-collab sa akin. Mm-hmm. Ilang beses ako kinontak na para i-collab. Then, nagkaroon ako ng time. Sabi ko, sige, collab tayo. Kinulit ako ng kinulit ng grupo niya. And dumating yung time na yung collaboration namin, ako mauna. Nag-ready ako. Gumawa ako ng malaking preparation and all. Nandun ako sa site. Parang ganitong nangyari, kina Omar. Nandun ako, naka-ready, nakaupo na, lahat na. And then, last minute, tumawag yung tauhan. Hindi matutuloy. Sir, may problema. Risked. At least tumawag yung tauhan. Pero doon sa gusto makipag-collab, hindi pa nagsusorry. Pero it's okay. At least tumawag. And naintindihan ko. And this guy is a friend. Yun ang advice ko. Huwag ho natin kalimutan kung saan po tayo nanggaling. Actually, hindi nga po tawag, sir. Text lang daw po ang ginawa. Doon sa kaibigan kong yon, tinext lang pala kami. Text lang. Sir. Tinext si Renette na hindi matutuloy. Maaaring may pinagdaanan. Hindi niyo mahulaan kung sino yon. And I'm saying this para sa lahat. Parang ako, I have 19.8 or 9 million. Pero ang iniisip ko, I'm still rapid tulpo na yung paa ay nasa lupa. At alam kong pinanggalingan ko. Once upon a time, zero subscriber ako. At dahan-dahan ginapang ko yan. Palagi ko iniisip na dapat ang paa ko sa lupa. Saan ako nanggaling? Isa akong pangkaraniwang rapid tulpo. Huwag yung pag lumaki ka na, dumami ng subscribers mo, laki ng ulo mo. Nanghula na sila kung sino yon? Hindi niyo mahulaan. Hindi niyo mahulaan yon. Basta ito lang. Oh, para medyo magkahula-hula mga subscriber. Maraming beses kaming kinontak nito. Friend ito. Gusto makipag-collab. Kinulit ng kinulit yung staff. Sa sobrang busy na schedule ko because this person is a friend, sabi ko, go, collab tayo. Pero last minute, naka-ready na kami, gumawa kami ng preparation and all, naka-set up na. And then, text lang pala. Sorry, hindi makapunta ang boss ko. Halika na tonight. This will serve as a lesson to everybody. Eye-opener to. Na tayo, mga vlogger, huwag tayo magmayabang. Kasi hindi naman tayo lalaki ng ganito kung hindi dahil sa mga fans natin. Tama yung sinabi ni Omar, once upon a time, magkapare-pareho lang tayo. Sana reunion natin yon. Eh wag naman lumaking ulo. Palibase mataas na kayo, itong kasama nyo dati, iwanan nyo sa ere. Although nag-apologize na, tapos na yun. Nag-example ako. Anong sinabi? Anong text na net nung gusto magkipag-collab sa atin? And then, naalala ko lang kasi to, kasi kasama sa topic to. Hindi to off topic. We are very sorry, paka po ang shoot tomorrow because something came up po. Yun lang, sir. No, tomorrow. That was the same day na nakaready na. Ano, sir? Parang kinabukasan na umaga, di ba, sir? Tapos yun po. Parang ready na po natin lahat eh. Pupunta na lang. Tapos yun. Ah, okay. Tama. Kasi nung gabing yung nag-prepare tayo in granding preparation and then kinabukasan na dapat. Yes po. So, yun ang mensahe ko. Pero anyway, at least nag-text. Pero walang sama loob sa akin yun. Wala yun. Ako naman,
hindi ako yung tipong, kumbaga, sinaktan mo ako, talagang kikim-kimin ko ito. I'm not like that. Mabilis ako maka-move on. Mabilis ako magalit, mabilis na ako maka-move on. Alam po ito lahat ng mga tao, mga staff ko lahat. At napakababaw po ng kaligayahan ko. Pag meron akong taong galit ako, for whatever reason, or tamad, di nagtrabaho, after ilang minuto, special pag nagpakumbaba, tapos na. Name drop po. Ah, hindi. Hindi ko pang basta't kaibigan to at sikat din po to. Sikat din po ito na personality. Yan lang ang advice ko sa inyo. Next time, lahat tayo guys, alalahanin natin saan tayo nanggaling and huwag natin kalimutan palaging pasalamatan yung ating fans. Because kung hindi dahil sa ating fans, we are nobody. As simple as that. Palagi natin din tandaan yung ating pinanggalingan. Okay? Kasi darating yung time, syempre kung nasa taas tayo, wala tayong ibang pupuntahan. Alam mo naman lilipad tayo sa langit. Darating yung time, lahat ng mga sikat, bababa yan. Pwede mo mamimintay na matatagal yan, pero you will go down. As you go down, mamimit mo ulit yung mga taong ininsnab mo, yung niyabangan mo, mamimit mo ulit sila. At yun ang nakakaya. Akalain mo, mangyabang mo dahil nasa taas ka. Ngayon nung bumaba ka na, makikita mo ulit sila. Uy, kumusta ka na? Ngayon, hindi ka papansin noon. Nung nasa taas ka, hindi mo kami pinansin. Che! Eh, hindi nyo mahulaan yun. Hindi nyo mahulaan yun. Mahala na kayo kung sino. Mahala na kayo mag-name drop dyan sa comment. Mahala na kayo mag-name drop. Nagkakagulo mga netizen. Mag-name drop na. Kung sino-sino mga binabanggit nyo. Pati si Debol Silas na nanahimik. Si Debol Silas daw yung patulad ko na hindi. No. Hindi tinuloy. No, hindi po si Debol Silas. Ito din po ang may advice ko sa lahat ng mga celebrities. Sa lahat. Kayo, mga celebrities. Whether kayo ay superstar, kayo ay rockstar, kayo ay triple star. Just put this in your brains. Dapat pahalagaan nyo rin po yung oras ng ibang tao. At kaya kong panindigan yung mga sinasabi kong yan. Dahil ako po, binabalyo ko po yung time ng ibang tao. Magtanong po kayo dito sa TV5. Pag meron po kaming shoot, maging sa news, nauna pa po ako sa director. Totoo yan, nauna ako sa floor director. Nauna pa ako sa lahat. Nandun ako. Minutes before the shoot. Minutes before the newscast. That's me. Maraming beses na. Napupuna ko pa po yung director. Napupuna ko pa po yung mga writer and all. Nauna ako. Hindi ko pinagaantay yung mga tao. I don't do that. Hindi ako nagpapakaimportante. Palagi akong nasa front line. Oh, front line Pilipinas ha. Palagi ako nauna. Kasi binabalyo ko po yung time ng ibang tao. Hindi yung time ko lang. Now, syempre, na-expect ko, yung time ko rin, i-value. Ganun lang yun. Ang kukulit naman netizen. O sige, magbigay ako ng glow. Hindi po si Alex Gonzaga, hindi po, kasi nabanggit si Alex Gonzaga, hindi po si Willie Villame, nabanggit kasi pang ni Willie Villame doon, mga netizen. Hindi po si Donita Knows, nabanggit kasi doon si Donita Knows. Hindi po yan, hindi po si Ivana. Okay? Yan na. At least lahat ng binanggit nyo, sinabi ko na hindi. So, maliwanag. At Dunekla, hindi po. Hindi po. So, hulaan nyo na lang. So, again, let us value other people's time. Huwag yung time lang natin. Alalahanin po natin yung time nila. Time is gold, sabi pa nga nila. Nabanggit si Chris Aquino. Hindi po si Chris Aquino. Hindi po. Okay? So, lahat na mahinulaan nyo doon, binanggit ko na. Sabihin, hindi pa rin alam. Pero yes, kakilala yon, friend yon, busy-busy po yung time ko, kaya ako kinol, sa kabila ng sobrang busy time ko, kasi nga, kaibigan nga po yon. And then, I'm not mad. Doon sa friend, I'm not mad at you. Promise. Hindi nga. Pag sinabi ko hindi, hindi. Wala sa akin yun. Ganun lang ko eh. Although, medyo sumaman loob ko. Mabilis lang. Yun ang sinabi ko, mabilis lang ako magalit, mainis, pero boom, nawawala agad. Okay? Pati si Megastar, sinama pa. Hindi po, hindi po si Aaron. Wala, hindi niyo po mahulaan. Lahat, binanggit ko na doon sa mga hula, di ba? Okay? Sige, hula pa kayo, hula pa more.